Okay. Hi. Okay. Dito tayo ngayon ulit sa garahe natin. Bali, maintenance tayo ng Honda Zoomer. Check natin yung odo. 13,602. Bali, nung kinuha natin to, diba, 9,500 yung odo niya. Ngayon, 13,000. Ang gagawin ko, magpapalit ako ng air filter sa bandumi na. Ang change oil ko, every 1,500 kilometers, yung sinasagad ko. Yung iba, 1,000 lang nag-change oil na, pero ako, 1,500. Kasi nung hinayang pa ako sa oil. Bali, babaklasin lang natin. Yan, gamit lang tayo ng cross point. Ang babaklasin lang natin, anim na screw. 1, 2, 3. Tapos dito, may dalawa dito. 4, 5. Ito, 6. Yan. Para sa wala talagang idea paano magbaklas, basic na basic, kaya nyong gawin. Para ma-maintenance nyo lagi yung motor nyo. Bali, ito yung makina natin. Same sa Honda Beat. Same na same. Kaya sa mga naka-Honda Beat, pwedeng-pwede rin itong video natin. Ang baklasin lang natin, ha. Tatanggalin lang yon. Pagluwag, counterclockwise. Pakaliwa. Pakaliwa lang yung pihit niya pag ganyan. Pakaliwa, paluwag. Pagpasikip, clockwise. Para sa mga basic na maintenance, kailangan yan pag di na kayo pumunta sa motor shop. Bali, ang baklasin ko, tapos pakita ko sa inyo. Bali yan, nabaklas na natin. Yan, tatanggalin nyo lang tong cover, hatakin nyo lang. Sobrang dali lang yan hatakin. Kasi makukuha nyo na yung madumi yung air filter. And yan yung basehan ko ng madumi. Bali, sobrang dumi na yan to. Kung tutusin yung iba, nagpapalit agad eh. Tandaan nyo, yung stock na filter, hindi siya washable. Ano siya? Papel. Kaya disposable talaga siya, hindi na siya pwedeng linisin pa. Yan. Original na Honda siya. Bali, yung kulay ng stock na nakakabit sa Zoomer ko, yellow. Tapos yung nabili ko na pang Beat, ito yung brand. Color green. And original po yan, Honda din. Bali, pang Beat to. And same na same talaga siya sa Zoomer. Ayan, napakita ko sa inyo. Yan, ganun lang. Nakapagpalit na kayo ng air filter niyo. Tapos balik nyo lang itong cover. Yan. Ngayon, yung iba nagkakaroon ng problema kahit na ibalik na nila, bakit daw may pumapasok na tubig sa loob ng airbox. Kasi yan, kung papansinin nyo, may goma yan dito, paikot. Ngayon, kung yung goma nyo lumang-luma na, tas maimpis na, syempre, payat na. Pag kinakabit nyo, may space na yan na unti, nakakalusot na yung tubig pag naglilinis kayo, kaya umuulan. Kaya kung ganun, pwede nyo yan baklasin. Kuha lang kayo flat screw, sundutin nyo, tapos bilhin na lang kayo ng bago kung may mabibilan kayo nyan. Palitan nyo na yung dalawa. Tapos kung wala kayo mabilan, pwede nyo naman siya tanggalin, tapos ibabad nyo lang sa balde na may gas. And kasi pag binabad nyo yun, lulobo yung gome. Tapos pwede nyo na yun ibalik para pansamantala. Pero mas okay talaga kung brand nyo ipapalit nyo. Yun lang, simple lang. Bali, kung maalikabot nyan, pwede nyo pa yung punasan ng basahan dyan. Mas punasan nyo ng basahan. Tapos pwede nyo na ibalik yung brand nyo na air filter. Bali, ito yung before and after. Wait lang. Ayan. Kitang-kita naman, diba? Na sobrang dumi na talaga. Hindi ko rin pala nire-recommend yung washable. Kung marunong kayo maglinis ng throttle body para iwas sakit sa ulo, yun, pwede kayo mag-washable. Kung kaya nyo naman maglinis ng throttle body, ito yung throttle body sa loob. Ako para iwas sakit sa ulo, stuck lang tayo. Pati brand, original lang kinakabit ko, di ako nagkakabit ng fake. So original lang tayo na air filter para sure ball. Ay, bumakat na yung daliri ko. Bali, yun lang guys. Salamat sa panonood. Balik nyo lang ng ganyan yan. Balik nyo lang din yung cover, tapos pwede nyo na siya i-screw. Yeah. Basic DIY. Tipet. Alright. Yan, pahabol pa. Sobrang kapal nung alikabok na ito, hinugasan ko na yan. Tuyuin nyo na muna bago nyo ibalik. Kasi sayang din, hihigupin agad ng filter yung mga alikabok na tira-tira. Let's update sa Zoomer ko. Sumemplang pala ako, ito nangyari dyan. Yan, yes guys. Niliha ko na ng pino pero ganyan na talaga siya. Tapos ito. Yan, yun lang naman yung ano yung issue ng Zoomer natin.
na ano lang, na bigla ako ng preno sa harap. Nakalimutan kong harap nga pala yung preno sa ano, mabang gas ng gas. Yun yung naging pinaka-issue ng zoomer ko ngayon, kaya medyo masakit. So, ito. Ngayon, ito yung pinihit ko yung harap. Yan. Bali, pag tinry niya, kahit itry niya sa inyo lang, no, pag pinihit niya, mag-i-skid. Pipihit yung manibela niyo. Kaya talaga dapat pag nabigla kayo, ito lang. May lubak kasi ako nadaanan, nabigla ako ng preno sa kanan. Tapos mamaya, kukuha tayo ng pipe e-tech na silent killer. Gagawin ko ng separate na video na papatunig ko sa inyo. Bali yan, kabit na natin ng bago. Tapos nabanlawan nyo, tuyuin nyo. Kasi yan, gear oil pala. Kasi may nang trip sa motor ko eh. Yun o. Pagdating ko sa parking, maluwag yung bolt kahit sakto naman yung higpit ko last time na ito. Parang tinagasan talaga. Bali yan, ma-check ko kung may lalabas pa. Kasi narinig ko nag-squeak na eh. Baka nasira, tinamaan yung gearing natin o bearing. Bali, check ko muna yan. Update na lang kayo sa next video kung anong maging resulta ng gearbox. Okay, salamat sa panonood mga throwback tips. What's up? So yan, drain tayo ngayon ng gear oil. Bali, tinanggal ko lang to. Kailangan nyo lang 12 na yabe. Yan. Open wrench na 12 or close, pwede. Or socket wrench kung meron kayo. 12. Dito nakakabit yung 12 na yan. Ito ako sa isang dinidrain. Yan. Paano ulit pag ikot? Counterclockwise. Pakaliwa. Ito. Ikutin nyo lang pa ganyan. Pagpasikip, pakanan. Yan lang lagi nyo tatandaan. Tapos kung saan naman kayo maglalagay, dito naman. Yan. Counterclockwise. Log na siya. Ikutin nyo lang pakaliwa. Ngayon, bago kayo maglagay, syempre, tandaan nyo na babalik nyo to sa drain plug ng gearbox. Punasan nyo muna yan, tapos kakabit nyo doon, tapos sasalpak tayo. Bali, gamit ko dito ngayon, Castrol. Yan, 80W90. Castrol na oil lang laging gamit ko, tapos paano ko tinatansyo, ginagawa ko lang talaga lagi, binubuhos ko. So, pag umapaw na, yun lang ginagawa ko, pag umapaw na, tumitigilan ko na. Balik na ako agad ng bolt. Bali, ano pa ba? Ah, di ako gumagamit ng Yamalube na kung saan-saan binibili. Kasi nakakita ko na gumagawa ng Yamaha Loop. Ang ginagawa nila, bumibili ng peking bote na same sa Yamaha Loop, tapos didikitan lang nila ng sticker. Kaya ingat kayo doon. Para makasure doon na kayo sa Yamaha, bumili talaga. Para sureball na Yamaha Loop talaga yung mabili nyo. Para iwas peking lang tayo, para safe lagi yung mga motor natin. Bali yan, punasan mo natin itong bolt. Kung ano kayong pasahan, punasan nyo yung thread. Lang. Ito maintenance kung kailan pinapalitan. Ginagawa ko every other day, ay every other ng change oil. Kanyari nag-change oil ako ngayon, sinasabay ko yung gear oil. Next change oil, hindi ko siya papalitan yung gear oil. Tapos next change oil ko ulit, yun, palit tayo ulit ng gear oil. Sa air filter naman, lagi nyo lang i-check tuwing change oil kung maitim na o hindi. Bali, kung malinis pa, di naman kailangan palitan, pwede yung bugahan ng air compressor, ganun lang ginagawa ko dyan. Yan, pabalik nyo lang, clockwise, pasikip. Huwag na huwag kayo gagamit, para sa akin na huwag kayong gagamit ng T-wrench dito or socket na mahaba yung handle. Para safe. Ay, pag mainit pala, huwag nyo rin sisikipan na mainit yan, makakachampa talaga kayo dyan, magkakaroon kayo ng loose thread na bolt. Ang pasikip. Yan. So, ito. Diyan tayo maglalagay. Huwag nyo natin yung gupitin na naman. Wala akong tripod eh. Legs ko lang gamit natin mga tropa. Gupitin nila na ganyan. Ah. Yan. Sali na tayo. Sure nyo sakto lang yung sikip nyo dito, baka mamaya tumuloy. Pigay-pigayin nyo lang. Pag dyan may umapaw na, doon lang tumitigil. Comment na lang kayo kung paano yung tamang pagtansya, pero ganito lang yung ginagawa ako. May matitira pa dito eh.
Balilan ba to? 120. 120 yung gamit natin ngayon, nasimot siya. Ay, sakto na pala. Ay na, umapaw na. Minatira pang unti. Ay na, apaw na siya. Bali, ganun lang. Tapos, check natin kung apaw na talaga. Ayan, apaw na talaga siya. Bali, ganun lang. Tapos, sinibot natin. Pinasa niya lang ulit yung thread. Kasi para umiwas, iwas sira. At maarte tayo lagi sa motor natin. Ayan. Tapos, gabit niya lang ulit. Clockwise, pasikip. Sinasabi ko lang lagi, paano ipahigpit para dun sa mga wala talagang idea. Mga di mahilig mga likot, matutuwa kayo. Para makatipid naman kayo. Ayan. Clockwise. Ayan, gamit nga natin. Maiksi lang na yabe, open. Tansyahin nyo lang. Masikip na. One hand lang gamit ko. Kaya di nyo naman kailangan dalawang kamay dyan, baka masira nyo. Ayan, so gawin nyo dyan. Pagkatapos, punasan nyo maigi yung kilit. Kasi pag kinabita ng alikabok yan, matahirap tanggalin. Gastos talaga kayo ng degreaser dyan para malinisan nyo ng todo. Ganun lang magpalit ng gear oil. Katipid na naman kayo. Sorry sa video maalog. Gastos tayo ng tripod sa susunod para maganda yung mga video natin. So, pa. Yan. Seren! Nakapagpalit na kayo. Libreng maintenance. DIY. Alright.